Kita nyo dito sa Quirino Highway, meron pang bike lane na natitira. Oh. Dito sa Metro Manila, karamihan ng mga bike lane. Nagkaroon ng maraming bike lane panahon ng pandemic. Kasi maraming commuter nung panahon ng pandemic, nagbisikleta dahil walang public transport. Pero ngayon, bike lane public transport, nabawasan na rin ng mga nagbibisikleta sa kalsada. Before pandemic, itong mga gantong pintura, di natin makikita yan sa kalsada. Noon na lang pandemic, nagsulputan ang mga gantong bike lane. Lalong-lalo na doon sa EDSA. Kaya yan, yung EDSA ang babalikan natin ngayon. Tingnan natin kung ano itsura ng EDSA ngayon. Kasi dati nakakapag-bike tayo dyan sa EDSA. Noon wala pang bike lane, nasin talagang patintero ka dyan sa mga sasakyan. Tapos nung nag-pandemic, nagkaroon ng dedicated bike lane talaga. Maganda pa yung mga harang na bollards. Ngayong back to normal na, tingnan natin kung ano yung tsura ng EDSA ngayon. Tingnan natin kung ando pa ba yung mga bike lane o pinagtatanggalan nila. Ito lang ang mahirap sa mga gantong kalsadang masisikip, kagaya ng Quirino Highway, na nilagyan ng bike lane. Talagang mahirap dahil dahil hindi lang yung mga motor ang kasabay natin. Siyempre kasama rin dyan yung mga kotse, yung mga bus, pati yung mga tao na sumasakay. Eh wala ka naman magagawa dahil talaga naman masisikip tong kalsada na to. Kumbaga pinilit lang ilagay yung bike lane dito eh. Actually yung mga bike lane sa ganito kaninipis na kalsada, wala naman silbit eh. Masabi lang na may bike lane. Tignan mo yung mga yan oh. Diba? Wala naman sila pakiram sa bike lane eh. Paparada sa bike lane, magsasakay ng pasahero sa bike lane, haharang sa bike lane. So wala talaga. Sa mga gantong part lang na lumilitaw yung bike lane kapag medyo konti ang sasakyan. Pero pag magbababa na sila ng mga pasahero, ayan, nakukuha pa rin nila yung mga bike lane natin. Itong ruta pala na dinaanan natin mula Baligtas Bayan, Quirino Highway to, ang kalsada na to. Tapos tumawid tayo ng Mindanao Avenue, dire-diretso lang tayo papunta ang Kamatsili. Tapos tutumbukin natin yung dulo ng EDSA, yung monumento. Tapos papadyak tayo mula monumento papuntang Mall of Asia sa dulo ng EDSA naman. So dulo-dulo kabilaan para makita natin kung ano ang itsura na ngayon ng EDSA. Yung pinakaunang vlog ko dito sa channel, as in yung pinakaunang-una, EDSA ride yun mula ang monumento hanggang Mall of Asia. Siguro mga 2019 yun. Tapos meron din akong vlog nung pandemic, EDSA rin, EDSA loop yata, mga 2020 o 2021. Tapos ngayon 2023. So kung gusto nyo makita para mapag-compare-compare kung ano yung tsura ng EDSA, pwede nyo balikan dito sa channel natin. Yeah, ito maluwag ulit ang kalsada kaya nakikita natin yung bike lane. Pero pansin nyo kanina, may bike lane doon kaya lang sobrang sikip ng kalsada kaya hindi na natin nakikita. Actually nung pandemic, medyo maraming siklista ang malakas loob na mangsita ng mga motorista ng mga sasakyan kapag nasa bike lane. Kasi ang dami talaga nagpa-bike noon. Pero ngayon parang naging normal na yung merong motor yung sasakyan sa bike lane. Wala tayong mga siklista, iwas na lang. Kasi wala, sobrang dami talaga ng sasakyan eh. Talaga traffic, so share-share na lang tayo. Share the road, share the bike lane. Ayun, approaching Kamatsili na tayo. After itong overpass, tapos yung flyover na yun. Yung flyover na yan, tatawid yan ng NLEX, yung pinakadulong part ng NLEX. Tapos pagbaba ng Kamatsili na. Yun, eto na, approaching EDSA na tayo. Nagkamali pa ako rin kanina, hindi ako dumire-diretso papuntang Balintawak. Pero eto, exit na tayo ng Cloverleaf. Tapos mga ilang kilometro lang to, maabot na natin yung monumento. Eto, nakikita natin na preserve pa yung bike lane dito sa part na to ng EDSA, yung papuntang monumento. Tapos pati yung mga bollards na dyan pa rin, no?
Pero ang tanong, kung sa buong kahabaan ba na EDSA na preserve yung mga pinaglalagay nilang bike lane. Kasi nabalitaan ko nung nakaraan, yung ibang mga bike lane tinanggal na. O kaya kung di man tinanggal, inaalaw na yung mga motorsiklo sa na makasabay natin sa bike lane. Ito yung nung madalas ako nag-vlog sa EDSA. Ito sinasabi ko, maganda sana kung buong kahabaan ng EDSA magkakaroon ng ganito as in dedicated bike lane. Pero hindi nga obra. May mga parte ng EDSA na masikip ang kalsada, hindi obra yung bollard na ganito. Doon tayo sa tapat ng MCU. Konting-konti na lang, ano na, monumento na. Ah, ito isang example na ginagawa ng mga sasakyan sa bike lane. Pinag-hazard. Buti itong mga jeep, medyo binibigyan tayo ng konting allowance. So, at least hindi sila nakatungtong doon sa bike lane. Nakita niyo, may space, oh. Ito na yung monumento, pinakasimula ng EDSA. Medyo nahirapan akong umexit doon sa monumento na yun. Nalibago ako, tagal ko kasi wala sa kalsada. Ayan, nakita-kita, walang daya dito sa monumento na southbound. Meron pa rin yung mga bollard dito sa bike lane na to. Kaya lang, ganun pa rin, same-same. May mga nakaharang pa rin mga sasakyan. So, paminsan-minsan, lalabas tayo ng bike lane. Bukod sa sasakyan, may mga tubig-tubig pa. Kaya mga ibang siklis na lumalabas ng bike lane, hindi mo rin masisi. Kasi tulad niya, may mga tao, may mga nakaharang na sasakyan, tapos may ginagawa. Kasi maganda pa yung isang diretsyong padyak, kung sa labas ka, sa labas, kung sa loob, sa loob. Tingin ko itong part na to ng EDSA, kaya medyo na-preserve pa yung mga bollard. Kasi hindi naman ganun kabisi itong lugar na to eh. Mamaya malalaman natin pagkalapas ng Muñoz, pag mga bandang Balintawak, Muñoz, SM, Cubao, yan yung mga busy lugar talaga sa EDSA. Tingnan natin kung may mga bike lane pa rin. Ito na, wala pa man din Balintawak, patawid pa lang. Kita na natin, wala na tayong bike lane dito. Ayan, mayroong ginagawa doon, tapos may nakaparadang truck. Tapos yung unahan na yan, yung medyo crowded na lugar, Cloverleaf yan. Diyan naman magmerge yung mga galing NLEX. Tapos dito naman bandang unahan, diyan magmerge papuntang NLEX naman. Kaya ito bungad na ng NLEX to eh. Ayan, no? Hindi na tayo pwedeng dumaan sa bike lane dahil nakuha na ng taxi, ng sasakyan ng MTA. Kasi sinasabi ko na medyo mas delikado kapag halimbawa dito nasa labas ka, tapos babalik ka, tapos nalabas ka na naman, tapos babalik ka na naman. Balintawak Station ng LRT.
Ayan na, simula na ng busy kalsada. Kanina bandang Balintawak, maluwag pa eh. Pero ayan, approaching mo nyo sa'yo, kita natin. Puno na ng sasakyan, no? Masikip na rito. Dito makikita na natin malamang na yung mga bike lane natin ay okupado na ng mga sasakyan tsaka ng mga motor. Dito na tayo sa Muñoz. Hindi pala matraffic dun. Nagkaroon lang ng konting build up dun sa may U-turn na bahagi ng EDSA. Kasi dito sa EDSA, kapag may U-turn slot, yung dalawang lane sa loob para lang yung sa nag-U-turn. Hindi ka pwedeng pumasok dun kung nakasasakyan ka tapos diretso ka pala. Dun nagsisikip. Ayan, kita nyo, itong area na to maluwag, oh. Diba? Tapos pagdating doon, nakita nyo yung build up na yon. Yun yung area na may U-turn slot. Kasi yung mga sasakyan na padiretso, hindi nila pwedeng gamitin yung dalawang loob na lane na yun, oh. Kaya dito sila lahat pumipila sa labas. Kaya nagkaka-build up. Tapos na tayo ng SM City North. Dito buhay pa rin naman yung mga bike lane. Tsaka dati rin walang bollard to. Tapos hindi ako nagkakamali, itong pangalawang lane na to na may puting pintura, yan para sa motor naman yan. Malapit na matapos yung bagong terminal ng MRT, oh. Ito yung magiging parang central station, North Station, MRT. Medyo tanghali na, wala tayo nakitang pila sa baba. Kapag grabing rush hour, ang pila niya umaabot sa baba. Approaching Quezon Avenue. So far so good, ha. Andito pa rin pala yung mga bike lane. Hindi naman pala tinanggal. Mali yung Martes na nasagap natin, ha. Kala ko tinanggal na, eh. Itong bike lane na ito ang dahilan, eh, kung bakit hindi na tayo umaakyat sa flyover. Dati, nung pre-pandemic, kung makikita nyo sa mga lumang video ko, pag nagbabike tour ako, dumadaan akong EDSA, may mga panahon na umaakyat ako sa flyover. Dahil itong ibaba na ito, punong-puno ng sasakyan, lalo na ng mga bus. Dito na tayo sa Quezon Avenue Station. Dalawang bagay pala yan kung bakit hindi na natin kailangan umakyat ng flyover ngayon. Kapag nagbabike tayo sa EDSA, dati kasi kailangan pa natin umakyat. Unang-una, dahil ito sa bike lane. Pangalawa, meron ng EDSA carousel. Nakita nyo yung station na yun, no? Ang mga bus mula nung pandemic, ando na sa gitna ng EDSA. May mga station doon, so para silang MRT rin. Kaya hindi na sila nagpapakalat-kalat dito sa gilid ng EDSA. Nung araw, dito sila nagsasakay ng pasahero, nagbababa kung saan-saan. Walang designated na sakayan. Ngayon, meron na. So mas maayos para sa mga sumasakay na pasahero at saka mamababa, tsaka sa ating mga nagbabike. Imagine nung pre-pandemic, nung wala pang EDSA carousel, etong mismo kahabaan na to, ang mga bus dito kung saan-saan nagsasakay at nagbababa. Kaya grabe ang traffic. GMA ka mo ng station na tayo. Dati pagka nandito, doon pa lang sa likod, bubuelo na ako para makaakyat doon sa flyover na yan, no? Tsaka nung pre-pandemic, yan din yung ginagawa kong ensayo sa mga ahon. Kasi dami rin ang mga ahon dito sa flyover. Ang haba din yan. Namiss ko yung magbike sa EDSA. Ang tagal kong hindi pumadyak dito. Dati araw-araw ako rito. Bike to work. Novaliches hanggang Makati. Tsaka nung wala pang pandemic, bukod sa mga flyover, yung mga underpass dito, tinitira rin natin yan. Kagaya dito sa Cubao. Kasi madalas yan traffic dito sa ibabaw, sa Aurora Boulevard. Kaya pumapasok tayo dito sa underpass. Pero ngayon, hindi na. Tsaka isa rin dati kasi, itong Cubao area na to, ang daming terminal ng bus dito. So itong dinadaanan natin na to dati, maniobrahan to ng mga bus kaya sobrang traffic. Ang dami kasing terminal ng bus dito, eh.
Patawid na tayo ng Aurora Boulevard. Farmers Market. Yan kaliwa natin, nandiyan ang Araneta Coliseum, Gateway Mall, Ali Mall, SM. Ito naman Cubao Station. Uy, anyari dito. Mukha may nagkasakyan ah. Nasagi yata yung ano natin, kapadyak natin. Oh hindi. Magwala akong kwento. Ayun, traffic sa ibabaw ng Santolan flyover ah. Bakit? Lahat sila nagsisiksikan sa flyover. Pag ako may dalang sasakyan, pag ganyan may build up na bakit ng flyover, dito na ako sa ilalim. Kita mo rito, maluwag-luwag naman. May stoplight dyan pero konting hintay lang kasi sa pumila ka rin sa siksikan na yun. Ayun, dito na sa tapat ng Kamkrami. Medyo sobrang siksikan na rito. Ayun, ito ang very good. Buti na lang, hindi pa tinanggal dito yung bollard. Ito yung kanina, akala ko tatanggalin na eh. Yun, yun ay sinasabi natin na shared lane na itong bike lane. Ito yung sa una, puro motor yan, no? Pero para sa akin, okay lang naman yan. Kasi konti lang naman tayong mga nagbibisikleta eh. Basta wag lang tayong ubusin-abusinahan dito habang tumatakbo tayo rito sa bike lane. Approaching Ortigas Avenue. Ito isang epekto rin ng EDSA Carousel. Wala na tayo nakakasabay na bus dito. Nung wala pang EDSA Carousel ito, hindi mo magagamit yung bike lane na to dahil puro bus dito. Kita mo naman kung gano'ng kasikip yung kalsada na yan, no? Tapos ilagyan ng bike lane. Tapos ito, itong part na to, pag may pumasok ng bus dito, wala na, GG na yan. Saktong-sakto lang sa bus to eh. Approaching SM Agamol na tayo. Paglampas na itong Ortigas Station, oh. Sa may curve na building na yan, katabi na yung SM Agamol. Ayun, ito rin, oh. Buti hindi rin tinanggal itong bike lane dito sa tapat ng Megamol. Itong bollard na ito, kala ko tatanggalin na rin eh. Itong show underpass, isa rin sa mga nilulusong-lusong natin dati. Dahil same reason nung sa Cubao,
Itong so ibabaw na to, masikip din to nung araw. Miss natin yung rush hour ah. Maluwag na yung EDSA eh. Tsaka konti nakakasabay natin na nagbabike to work. Next time nga gagawin natin, maaga tayong alis. Hindi pong mga 6 o'clock or 7 a.m. ang dito tayo sa kabahato ng EDSA, para makita natin kung marami pa ba nagbabike to work. Approaching Guadalupe Station. Ang luwag talaga ng EDSA. Guadalupe Bridge. Oh, andito pa naman pala lahat yung mga bike lane, yung mga bollard na pinagkakabit nila nung pandemic. Wala pa naman pala tinatanggal. Ito pa rin, kita natin. Kita-kita, walang daya. So goods pa rin pala. Kaya sarap pa rin magbike sa EDSA. Ayun, nagbalikan yung mga motor sa lumabas sa bike lane. Kasi may nagbabantay dito. Kanina kasabay natin yung mga motor sa bike lane eh. Pagdating dito may nakabang pala. Kaya naglabasan sila. Ayun, mukha may natikitang isa. Tayo sa Ayala Avenue. Konting kempot na lang to, nasa ano na tayo, nasa MOA. Itong Ayala Avenue pala, itong isang gusto, ito rin ang isang gusto natin makita kung anong sitwasyon ng bike lane dyan. Dahil ng pandemic, isang malaking lane ang binigay nila sa atin dyan eh. As in, parang sasakyan kasha. Kaya minsan yung mga sasakyan nagkakamali dito sa bike lane pumapasok. Ayun, oh, dito sa approaching Guadalupe, ganda pa rin ng ano, bike lane dito, ang haba ng bollard. Ito parang siguro mga late siguro ito na dagdag. Kasi parang hindi ko ito nakita dati nung blinag natin itong EDSA. Pero ang haba, oh, very nice. O baka meron pa yung tinakakalam dyan na dito sa EDSA, pagpapunta ka MOA dito sa ilalim ng daan. Dati nung bago-bago pa lang ako nagbibisikleta, hindi ko alam na may daan pala sa ilalim. Kaya umakit ako sa taas ng Magallanes flyover. Sobrang nakakatakot dyan pag umakyat ka. Dito sa ilalim may daan. Yun nga lang, kakain mo yung bisikleta mo ng konti. Pero okay na, mas safe dito kaysa umakit ka sa taas na yan. Yan, eto sa ilalim. Makakain lang tayo konti. Makatawid ang Osmeña Highway. Tapos diretso ng EDSA ulit yan. Tapos dito, pag gusto mo magpahinga, pwede rin, tambay ka muna rin sa gilid.
kuha muna, panoorin yung fountain. Ayun, last station ng MRT, Pasay Taft. Tawid na tayo ng LRT. Ayun, nakatawid na tayo ng Rojas Boulevard. Ayun sa mga matatanda, ito na paglampas ng Rojas Boulevard na to. Ito, dati itong dagat, part to ng Manila Bay. Tapos siguro mga 80s or 90s nagkaroon ng reclamation, kaya ito tinambakan tong area na to hanggang doon sa may part ng MOA. So yung kinakatayo ng MOA na yan, dating tubig yan. Ito naman pagdating sa area ng MOA, ito ang maayos sa bike lane, talagang maluwag yan, no? Tsaka ito mukhang hindi nila tatanggalin to, kasi itong MOA talagang puntahan to ng mga siklista. Although itong part na to mukhang niliitan na, kasi dati mas malapad to eh. Ayan, one, kalahati na lang ng isang lane. Nung kasagsagan ng pandemic, hanggang dun yan sa kabila, hanggang dun yan, sakop isang lane ng sasakyan. Ayun, MOA complex na. Relax, relax na tayo. Actually, kanina pa naman relax yung takbo natin, at hindi pa tayo ensayado, kaya easy-easy lang yung padyakan natin. Oh, pauwi na tayo. Very quick lang yung naging tambay natin sa MOA. Tsaka tanghali na rin eh. So nag-almusal lang tayo ng kape. Tapos kape, merienda. Tapos uwi na. Eto, pabalik din. Edsa rin ang daan natin para Edsa loop to. Ayun, pauwi na tayo. Ito na yung northbound natin, ng Edsa loop natin. So napansin ko lang, no, mapahal northbound na pa southbound, generally safe pa rin naman sa EDSA. Nandito pa rin yung mga bike lane na nilagay nila. Kaya kung nagbabala kayo magbike to work or magbike commute dumaan sa EDSA, caring-caring lang, huwag, di na kailangan mag-alala. Kung i-estimate ko, siguro kung mga 60% ng EDSA merong bike lane at may bollard. 60 to 80% siguro, hindi ako nagkakamali. So dyan na natin tatapusin ang ating EDSA loop. Magkakalimutan mo tatakasabay ako, sabihan ng mga sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe, ay swertehin. Hindi, mag-skip ang ads, mas lalo, mag-swertehin, ang isang muli. Woo! Salamat!